Ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Unang Pedro, chapter 2. At babasahin po natin ang verses 6 to 8. 1 Peter chapter 2, verses 6 to 8. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na di naman sila, na dito naman sila itinalaga. Sa mga OFW po, sa mga taong katulad nating mga Pilipino na nangarap ng magandang buhay at nagplano na pumunta sa ibang bansa, ay nangarap sila at plano ng mas magandang buhay. Ginusto nila na mapunta sa ibang bansa. And they planned for this. They spend their savings para makapag-provide ng pang-placement, di ba? Tayong mga OFW dito sa Kuwait ay nag-gumastos tayo para sa ating abroad at nangangarap na magkakaroon ng mas magandang buhay at nag-umaasa na maiaangat ang buhay. So, pero merong mga OFW na talagang nang ibang bansa, ilang taon sa ibang bansa, ngunit after spending decades in other country working as an OFW, pagbalik sa Pilipinas ay nakaranas pa rin ng paghihirap sa buhay. Sapagkat talaga naman na may mga ganong pagkakataon na hindi talaga natin masasabi ang buhay natin dito sa mundo, ano pa man ang gawin nating pagpaplano. Hindi masamang magplano, pero nangyayari talaga yon. Gaano man ang iyong intensyon na mapaganda ang iyong buhay, ay mas magiging, hindi natin masasabi ang kinabukasan. Ngayon ang tanong, is there any place or any position na mailalagay tayo sa buhay na ito wherein we can always be safe, or we can think na hindi tayo madidisappoint or hindi tayo mapapahiya, di ba? May mga ganong mga bagay. Pilinano natin yung mga bagay na sa tingin natin ay makakapagdulot sa atin ng mabuti, ngunit minsan ay nagpe-fail pa rin tayo at nalalagay tayo, masasabi natin, sa disappointment at even in shame. So, there are many things in the past appeared to be stable, immutable, sa tingin natin, katulad ng mga empires, no? Kung mababasa natin sa Bible, yung mga naging mga matatayog na mga imperyo, mga maging malalakas na kaharian, pero in the end, bumagsak din sila. At ngayon, hindi na sila nakikita, hindi na sila kailanman ay naibalik pa in power. So makita talaga natin ang buhay sa mundong ito ay maraming unstable na pangyayari. Unstable at nagko-cause talaga ng disappointment sa buhay ng mga tao. Can we find some places or a position or someone where we can rely for certain and will never be disappointed? Yun ang tanong sa atin. Meron ba tayong makikita dito sa mundong ito na tayo ay makakatiyak na hindi tayo madidisappoint? Mga kaibigan, mga kapatid, ang sagot sa tanong po na yan ay oo. Sapagkat iyan ang sinasabi ng Biblia.
Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, God has planned a purpose, God has planned and purpose to call people for Himself, preparing them for the world that is yet to come. Iyon po ang tinuturo sa atin ng Biblia. The world, ang mundo na kinalalagyan natin sa mundong ito ay lilipas. This world will pass by at temporary lang. And the world, but the world, God has prepared, is safe, eternal for His people to live with Him for eternity. Iyan po ang tinuturo sa atin ng Biblia kung tayo naghanap ng isang bagay na kailanman ay hindi tayo madi-disappoint at kailanman ay hindi mag-fail. And God is doing all these things. Yung pagtawag ng kanyang mga tao, pagpiprepare ng kanyang mga tao for the coming eternal world through His Son, Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang anak. So this is also the teaching of His Son. Maging ang kanyang anak, nung siya ay pumunta dito sa mundo, nagturo, ito rin ang kanyang turo, that God is calling His people to repent and be reconciled to God through Him. Through Him who is able to hold and deliver His people to the promise of eternal salvation. No? If through Christ, if through Jesus Christ alone, where we can find certainty, safety, and will never be disappointed, ang question ngayon sa atin, no, what is our attitude to Him? Kung sa Kanya lang talaga nakasalalay yung certainty ng bagay na hinahanap natin, ano ngayon ang attitude natin towards Christ? So, what part in our life, in our thought life, in our activities that Jesus Christ occupies? Ang tanong, how is our relationship to Him? You know, in our study today, there are only two possible attitudes towards Jesus. One is to those who believe He is precious. Siya ay mahalaga para sa mga taong sumasampalataya, naniniwala at sumusunod. And unto those who are disobedient, to those unbelieving, He became the stumbling rock or a rock of offense. Isang batong katitisuran. Kaya nakita natin yung dalawang ano, yung dalawang klase ng relasyon or attitude towards Jesus Christ. And there is no neutral position on that. There's no neutral ground dito. Jesus is either precious to you or He is a stumbling block to you. So, we are either for Him, living by Him on what He is and what He has done, and anchoring our entire faith to Him, or we have rejected Him. Nakita natin yung dalawang puntos na yon. So, others will say, no? Others will say, I have not rejected Jesus. Hindi ko naman nireject si Jesus. Wala naman ako sinabi na nireject ko si Jesus. I just don't have time for His teachings. Well, it is also a form of rejection. If you don't have time for Him. The rejection doesn't have to be violent. Yung katulad ng ginawa ng Old Testament people sa mga messengers ng Panginoon, that they rejected them, even killing them. Katulad din ng ating Panginoon sa Kristo, Jesus Christ Himself was rejected by His own countrymen and brought Him to a most horrific death someone could ever experience. You know, just by not believing in Christ is the same as rejecting Him. And let's talk about these two types of people's relation to Christ. Jesus, number one, Jesus, the cornerstone of the temple, precious to some. Tinanggap, mahalaga sa iba. At pangalawa, Jesus, the cornerstone of the temple, rejected by others. Ngayon tayo po yung muna yung manalangin bago po tayo magpatuloy.
O aming Panginoon, aming Diyos, muli kami lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong gabay at patnubay sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, ang aming pag-aaral sa umagang ito ay maging kapakinabangan sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay maipahayag ang iyong salita ng may katotohanan at ang ebanghelyo ng iyong salita. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maging lantad upang ang mga taong wala pa sa aming Panginoong Hesukristo ay makarinig at makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong salita. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, the cornerstone of the temple, is precious to some. So ito po ang isang attitude towards Christ. So here, Peter continues to develop the idea that the church is the house of God. Katulad ng pag-aaral natin ng last time. The church is the house of God. And in our last study, we saw that God is bringing believers together as living stones, mga buhay na bato, in making a new temple, spiritual house, where He will dwell forever. Ang sabi po sa ating teksto ngayon, sa ilan siya ay mahalaga? Ang sabi po sa verse 6 to 7, sa verse 6, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilagay sa Zion ang isang batong panulok at pinili, na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Siya'y mahalaga. The foundation of this temple na sinasabi ng ating pag-aaral is the chief cornerstone o ang batong panulok to whom we must come first if we are to be part of God's spiritual house is none other than Jesus Christ. The cornerstone, or in the Greek word, akrogoneios, used in verse 6 of our text, and also, there are two only instances that this Greek word has been used. In verse 6 in our text, and Ephesians 2, chapter 19, verse 20. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 20, ang sabi po dito, Ephesians 2, 19 to 20, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo, Jesus, ang batong panulok, the chief cornerstone. So, a chief cornerstone sets all the proper angles. Yung batong panulok, ito yung nagsiset ng mga proper angles sa isang building na itinatayo. It is like building's plumb line. Alam natin yung ano plumb line, yung sa Tagalog, yung tawag dun is yung hulog. Hulog, gamit yun ng mga karpintero. Plumb line in that it sets the horizontal and vertical lines in of the rest of the building. Dapat maging tuwid. So to ensure the perfect precision of God's spiritual house, we need this cornerstone as the plumb line. The main cornerstone had to be flawless, and the only one who could set all the angles of God's house was the living, perfectly prepared cornerstone, none other than our Lord Jesus Christ. Jesus is the perfect rule of God's temple. The church, if there is anything, in the church, if there is anything short or over of what Christ has taught to His church, it must be rejected, because he sets the angle, the right angle of every teachings that the church should accept. 1 Timothy chapter 6, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 5, ang sabi po dito, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral na hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang naunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masasama at pag-iisip at
Masama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. At 2 John chapter 2 verse 10, ang sabi po sa 2 John verse 10, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. If there's anything being taught in the church less or over of what Christ has taught to His church, it must be rejected. Now, to you therefore who believe Jesus Christ is precious. To us who therefore believe Jesus Christ is precious or He is an honor for us. Christ is the crown and honor of Christians. You who believe will be so far from being ashamed. Hindi tayo dapat mapahiya. Hindi tayo mapapahiya. To those who believe in Christ will never be ashamed or even will be shame or mahihiya. Mahihiya to proclaim His name, that all of us will boast of Him and glory in Him forever. Now, how do Christians express, no? Paano natin ini-express yung ating precious, yung pagiging precious ni Jesus Christ sa ating mga buhay? How do Christians express Jesus' preciousness sa iba? Yung katulad, yung nakita, naalala ba natin yung mga fanatics, yung mga fans, like some of our countrymen, no? Like some of our countrymen, mga Pilipino, used to collect, alam niyo yung mga memorabilia ng mga celebrity na kanilang hinahangaan just to have a remembrance of their association with the certain celebrity. Na, you know, alam niyo mga fans talaga, makuha lang nung cup na sinuot ng isang sikat na celebrity, tuwang-tuwa na sila. Ay, cup di ano to, itong ganitong artista. Or minsan pa nga, naalala natin tayo nag-aaral noon, even mga notebooks na nabibili natin, nandun yung mukha ng mga artista. Ganun yung mga fanatics. Fanatics are not even ashamed to flag their feelings for their so-loved actors and actresses. But for Christians, no? For Christians, what memorabilia do we hold on to remember our association to our most precious Savior, Jesus Christ? What memorabilia do we have? Do we hold on to? You know, He left us. He left for us His written words. He left for us His written words, His teachings. His teachings. Ang ating Panginoong Hesukristo na ating tinuturing na mahalaga sa ating buhay ay nagturo. He left for us His teachings. Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Ang sabi po dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga nanuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Ito ang ating Panginoon Hesukristo na kanyang itinalalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanglibutan. You know, the fullness of God's revelation, ang buong kapahayagan ng ating Diyos for us to meditate was given to us. For us to meditate day and night, we should be meditating this remembrance for us by Christ sa kanyang mga turo. Psalms chapter 1 verses 1 to 2, ang sabi po dito, Psalms chapter 1 verses 1 to 2, ang sabi po dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuriya, ngunit nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. No, we treat God's words precious. We treat God's word precious like precious gems. Sabi sa Psalms chapter 19 verse 10, Psalms chapter 19 verse 10, higit na dapat silang naisin kaysa ginto.
Ito po ang patungkol sa salita ng Panginoon, the law of God. Higit na dapat nating naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. And thereby, by treating the Word of God as precious to us, we thereby give honor and communicate preciousness of Christ who spoke to it. If we give importance, preciousness to His Word, kinocommunicate natin, isinasabi lamang natin that Jesus Christ is precious to us. And we get so excited every day, eagerly waiting for the next words of Christ for us on His second coming. Wala nang iba pang revelation na naisulat, kundi ang Biblia. Kaya huwag tayong maniwala doon sa nagsasabi na next may revelation sa Kanya ang Diyos na nagsalita. Sapagkat narito na ang fullness ng revelation ng ating Panginoon at hinihintay na lamang natin ang next revelation ng ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. That's the revelation of God in His second coming. We are not just beholders of this word. We are not just beholders of this word, but also unashamed of proclaiming His word. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Hindi tayo nahihiya na ipahayag ang salita ng Panginoon. Even in our social media, we post the Word of God. Jesus, as the cornerstone, set the perfect example to His church. Kaya nga siya yung nagsiset ng tamang angles or measurement para sa kanyang church. He set perfect example to His church on how to live a holy life. And a fruit of our union with Christ, we, the living stones, are being transformed sa pamamagitan ng kanyang salita na naibigay sa atin, set our behaviors and to transform us progressively, unti-unti, in Christ likeness by the Spirit of God. You know, our holiness and obedience are not perfect. Our holiness and obedience, as of now, are not yet perfect. But we pursue it. We pursue perfectness, perfect obedience, and perfect holiness. And we may get tired in our obedience. Sometimes, our obedience to Christ is tiring. Aminin natin yan. But Christ will strengthen us as we obey Him. Philippians chapter 4, verse 13. Kaya ito ang ibig sabihin ng verse na to. And as we obey the will of God in our life, mahirap, katulad ni Paul, sinasabi niya, marami siyang naranasan na makahirapan. Ngunit sinasabi niya sa kanyang pagsunod sa Diyos, ang sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. When we put our confidence in Christ, when we put our confidence in His words, by believing and abiding on it, we will not be put to shame. Hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo madidisappoint. 1 John chapter 1, verse 28. Sabi ng Diyos sa kanyang salita. 1 John chapter 1, verse 1 John chapter 1 verse 28. I got mistaken from the verse that I have written here. Anyway, we will read Philippians chapter 1 verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. Sabi dito, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Makita natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. When we put our trust to Him,
When we put our faith, anchor our faith to Him, we will not be disappointed. You know, katulad ng mga building, no? Yung may mga building na itayo na yung mga lumang building, ano mong ginagawa sa mga lumang building? Pinipinturahan lang yan. Pinapaganda outside. Pinapaganda outside para magmukhang maganda. Magmukhang maganda. At pero hindi nila nalalaman, no? Sa ilalim, inside, kinakalawang na pala yung pundasyon. At katulad yung ganun yung inilalarawan yung cornerstone dito, yung edifice, yung cornerstone ng mundo. Ang mundo, ginagawang attractive ang mga bagay ng mundo. But we don't know, but some don't know that these things, if we put our trust on these worldly things, it is shaky. Kinakalawang na pala yung loob. It is shaky in the inside. Katulad ng money, yung fame, yung mga kaibigan, if we put our trust on people, material wealth, if we put our trust on those things, even our good works. If we put our trust on our good works, though they are attractive to people, this world, though this world is attractive to people, our good works are just filthy rags. These are just filthy rags, ang mga bagay na to. Yung mga bagay na attractive, filthy rags. Walang itatagal ang mga bagay na to. Shaky yung mga bagay na to. But if we put our trust in Christ, Jesus Christ Himself is not attractive to the world. Kita natin, kung mababasa natin sa Biblia, He's not attractive to the world. To many, He is foolishness. His teachings is foolishness. But for the saved, sa mga mananampalataya, we find Him as our secure cornerstone, our fortress, the mighty fortress. His blood and righteousness have eternally procured our salvation. If we put our trust in the blood and righteousness of our Lord Jesus Christ, that is the perfect atonement for our sins and the perfect righteousness for us to be presented righteous in our God, ito ay mapagkakatiwalaan natin. And it will not fail. It will not fail. And this will bring us into the eternal promise given to those who will believe in Christ. At pangalawang attitude ng mga tao towards Christ. Jesus, the cornerstone of the temple, is rejected by others. Rejected by others. Verse 7 and 8 ng ating teksto, sabi dito, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at sa malaking bato na nagpapabagsak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito man sila naman sila itinalaga. So there are many who follow Jesus. Makita natin, no? Historically, in the four Gospels, there are many who follow Jesus Christ's teachings in His ministry, in His healing ministry. Maraming sumunod sa Kanya. They were those who are running towards Him in many crowds and wishing just to touch even the hem of His garment. No? Maraming mga sumunod sa Kanya. But in the end, they were also the same people who shouted to crucify Him. So now, dito sa ating teksto, sino ba itong mga tagapagtayo na sinasabi? Sabi sa ating teksto, sila yung mga tagapagtayo. Sabi sa verse 7, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo. In English, the builders who rejected Jesus Christ. Sino ba itong mga tagapagtayo na to who rejected Jesus Christ? Wala nang iba, kundi yung mga Judaism leaders. They are the Judaism leaders of the New Testament. The Pharisees, the Sadducees, the scribes, you know, they are the experts of the law. They are the nation builders of that time. Sila yung mga tinitingala ng mga Hudyo nung time na yon. They are all experts of the law. But they are the one who look down on Jesus Christ as only a son of carpenter. Tinitingnan nila si Jesus Christ nung time na yon. Ano lang yan, ah?
anak lang yan ng isang karpintero, sabi sa Matthew chapter 13 verses 55 to 57. Sabi po dito, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria at ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae at saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? At natisod sila sa kaniya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay di nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. So these are the people who rejected Jesus Christ, the builders of society, the leaders of the Jews, and even the leaders of the Gentile world has rejected Jesus Christ, his teachings. You know, when Apostle Paul preached to them, preached to them the message of Christ, it became foolishness, just foolishness for them. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, si Pablo nung nangaral, subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Even the leaders of the Gentile world who heard the word of God, the word of Christ, they just treat it as foolishness for them. So in our time, sa panahon natin ngayon, no, it is no different from them. It is not different from them. Yung panahon natin ngayon, many popular leaders of our modern world, like the great scientists, politicians, and some celebrities as well, reject the teaching of Christ. You know, there is one scientist, a well-known physicist who died, I think, a few years ago. His name is Stephen Hawking, a physicist, a self-proclaimed atheist who regard human brains as a computer which will stop working when its component failed. Ganun yung kanyang pananap. He's an atheist. And he told, and I quote, "There is no heaven or afterlife for broken down computers." Kasi tinuturing niya lang na ang utak ng tao ay parang computers. Wala daw afterlife or heaven sa mga klase ng sa mga computer. So that is fair, that is a fairy story. Parang an fairy tale lang daw 'yon for people afraid of the dark. So ganyan sinabi niya. And many atheists, you know, many atheists became followers of Stephen Hawking. You know, because of pride. The knowledge of men, the men of knowledge rejected Christ and his teachings. These influential people, these great minds of our world, they rejected the teachings of Jesus Christ. And that's pride. And adding pa dun sa dagdag ko pa yung sinabi ni Stephen Hawking. Ang sabi niya, he said, "Before we understand science, it is natural to believe that God created the universe. But now, science offers a more convincing explanation." Aba, itinaas pa yung science, no? Mas itinaas pa yung science dun sa knowledge of God, sa salita ng Panginoon. And he said, "What I meant by we would know the mind of God is," ang ibig niya sabihin niya sa "we would know the mind of God is we would know everything that God would know." Aba, itinapat pa yung isip ng tao sa isip ng Diyos. If there were a God, kung meron nga raw Diyos, siya, atheist siya, which there isn't, sabi niya. I'm an atheist, sabi ni Stephen Hawking. And recently, a senatorial candidate made a propaganda statement in his campaign during Women's Day celebration. Sabi niya, he said, "I don't consider abortion murder. I consider it as a choice of women over their own bodies. I am a man. What right do I have to tell a woman what to do with her body?" So nakita natin yung ganong statement na dinideny ang turo ng salita ng Panginoon. That abortion is murder. Dinideny niya yon. Are we seeing these influential people of our times, the nation builders,
with social influence who reject Christ and His teachings. Nakikita ba natin yung mga taong ito? Nanonotice ba natin? The Judaism leaders reject Christ as well as our influential, as well as the influential people of our time as Messiah, because they can't accept a person of low status in society, born in a simple family, who did not have a high degree of education like these Pharisees, Sadducees, these the scribes, like them, and hayaan nila na lang nila na maging leader ito over them sa kanilang mga, sa kanila na mga Hudyo. Da kaya ba ng taong ito na iset sila to be free from Roman imperial rule? You know, it is because they have the wrong knowledge about the Messiah. That's the problem for them. They are thinking of the one who will bring them out of this Roman imperial rule, but they were mistaken, because the Messiah's role is to save people from their sins. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Sabi po dito, siya'y manganak patungkol kay Mary. Siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. That's what Messiah's mission of coming here on earth. So Christ's teachings, He is the Messiah, as the final revelation of the counsel of God, became the stumbling block for the rejectors, like the Judaism leaders. So why does Apostle Peter tells us that Christ is a stumbling block? So bakit kailangan na ipahayag ito ni Peter? Why is it important to understand this, that Christ is a stumbling block? Now, Peter says that Christ is a stumbling block because those that are said to be wise, yung mga taong ito na sinasabing mga wise daw, mga great minds of our time and their time and powerful, stumble over His message. Na-stumble or natisod sa kanyang mensahe. Romans chapter 1, verse 22. Romans chapter 1, verse 22. Ang sabi dito, sa pagkaangking marunong, sila'y naging mga hangal. You know, the Pharisees who are said to be right, to be the righteous, who were shown to be hypocrites. Mga hypocrites lang pala sila. Pinalabas ni Jesus Christ na mga hypocrites lang sila when they came to the knowledge of Christ's teachings. Nakita natin sa Matthew chapter 23, no, yung turo ni Jesus, yung rebuke niya doon sa mga scribes, Pharisees, yung eight woes na nakita natin doon sa Matthew chapter 23, na sinabi ni Jesus Christ patungkol sa mga scribes, Sadducees, and Pharisees. Sa Matthew chapter 23, sabi po sa Matthew chapter 23 and verse 27, hindi na natin babasahin lahat. Isa to sa sinabi niya sa mga scribes and Pharisees, and sabi dito, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, hypocrites, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay, at ng lahat ng mga uri ng karumihan. Dito ba tayo magtitiwala sa mga taong ito, great minds of our society, who are hypocrites before the word of Christ, na pinaganda lang sa labas, pero inside ay nabubulok? Those who trust in their own works stumble when they are told that there is nothing they can do will ever save them. So nakita natin, no, they pursue these things, they do these religious things, sincere naman sila, pero they were sincerely wrong of their belief, and they cannot hold on that na makakapagdala sa kanila ng kaligtasan. Ang dapat na ating pinaghahawakan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ang magagawa or mga panlabas na gawa ng mga taong nakikita natin dito,
in our society. Christ crushes the prideful people. Christ's teaching crushes our pride and self-trust in order that we might trust in Him, put our trust in Him alone. Ganyan po ang ginagawa ng salita ng ating Panginoong Kristo. And it is no different today that it was in the days of our Lord Jesus Christ, no? Yung fallen men trust in their own wisdom. But Christ shows the wisdom of this world to be foolish and vain. Kahangalan lamang ang wisdom ng binibigay ng mundong ito. It is only by trusting in Christ that anyone can be saved and made right with God. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Doon lang tayo maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi natin ito makikitain. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So, you know, but this rejection shouldn't be surprising. Hindi dapat maging surpresa sa atin yung ganitong mga rejection ng ibang tao patungkol sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Because it was also foretold by the prophets. You know, in verse 7 na ating binasa, ay na-quote sa Psalms chapter 118, verse 22. Verse 7 ay kinote lamang sa Psalms 118, verse 22. Ang sabi po sa verse 22, Psalms 118, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. So, it was quoted in Psalms 18 verse 22 which originally spoke of the rejection of the king by the people and the vindication that this king would receive. You know? Again, this is fulfilled most perfectly by Christ. You know, siya ay nireject, but in his rejection, ito ay nagbigay sa kanya ng patunay, vindication, that He is the Messiah. In His rejection, siya ay napako sa krus at siya ay nabuhay, namatay at nabuhay na magmuli at nagpatunay ito na siya ang tagapagligtas. The King of Kings whose rejection led to His vindication at the resurrection. Now, to see the Jews and Gentiles generally rejecting Christ and even up to our time, to see people generally rejecting Christ in all ages, slighting Him, nagsasalita ng mga bagay na masama sa Kanya, should not discourage us in our love for Him and in our duty for Him. It should not discourage us. For this has been foretold by the prophets long ago and is a confirmation of our faith in the Word of God, na-confirm ang Word of God, and in the Messiah, na-confirm that Jesus Christ is our Messiah. He is the rejected Messiah who died and rose again for those who will believe. Yung anong mga application natin sa mga natutunan natin sa araw na to? So why this current world we live is giving many disappointment to us? Tulad ng question natin kanina, no? Bakit yung mundong ito ay nagbibigay ng disappointments or uncertainties, restlessness and unhappiness to us? Nag-hope tayo na magiging mas maganda ang buhay natin sa mundong ito. If we will do our best, go lang ng go, at magiging maganda ang buhay mo. But in the end, bakit pa rin tayo nadi-discourage, nadi-disappoint? The reason is because this world reject the Lord Jesus Christ. You know, this world is passing, katulad ng sinabi ko. This world cause us many grief. No? Na-realize ba natin? This world cause us many grief and disappointments. But we must praise God that this world is just temporary. Imagine yourself to live in this world, wicked world, for eternity. Di ba?
praise God in His grace for us that we will not stay in this wicked world. We must praise God in His grace for us to endure in the midst of this wicked world, in every trial that this world is giving to us. Now set our eyes on the coming glory of the eternal life, the next world prepared for those who will believe in Christ. Romans chapter 8, verse 18. Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi po dito, itinuturing ko, sabi ni Paul, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So we must focus, set our eyes on the coming glory of this eternal life prepared for us by our God. So now of course, all believers sometimes stumble. Aminin natin, tayong mga mananampalataya, sometimes we stumbled momentarily. I said momentarily. Even the 12 apostles, 12 disciples failed, you know, kasama ni Jesus Christ for 3 years. Even them, they stumbled, they failed, you know, in the life of Jesus Christ. No? So Matthew chapter 26, verse 56, anong ginawa nila nung si Jesus Christ ay napako sa krus at dun sa, in that 3 days na siya ay nasa libingan? Matthew chapter 26, verse 56, anong ginawa nila? Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Ang ginawa nila? Umayik lang sila sa mga dati nilang buhay. Diba? Si Pedro, bumalik sa pangingista. You know, but they stumbled momentarily. Like us, we stumble sometimes, but momentarily. But we do not stumble so as to fall. We do not stumble so as to fall. The Lord steadies us. That's what God is doing in us. Even we fall, God is keeping us on track. He steadies us. Psalms chapter 37, verse 24. Psalms chapter 37, verse 34. Ang sabi po dito, bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal. We sometimes stumble, but we don't fall forever. Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. So for the righteous, even we fall 7 times and rises again. But for the wicked, stumble in times of calamity. Proverbs 24. Basahin natin ang Proverbs 24, verse 16. Proverbs 24, verse 16. Ang sabi po dito, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Jesus is praying for us also. Jesus is praying for us. Jesus is interceding for us as we live our life here on earth as His followers. At iyan ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin upang tayo ay ma-preserve. Upang tayo ay ma-preserve sa kanyang salita in John chapter 17, verse 20 to 23. Sabi ng Panginoong Hesukristo, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa gaya mo. Ama na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyo minamahal kong
paanong ako'y iyong minamahal. You know, our trust in God, hindi lang tayo basta nagtiwala sa Panginoon, kundi ang Panginoon is actively working in us, for, to be preserved, to made steady. Ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin para sa atin upang tayo ay manatili sa Kanya at kailanman ay hindi mapahamak. So that's why we must anchor our faith on Him who is able to fulfill His promise and will never let us down. Philippians chapter 1 verse 16. Ang sabi dito sa Philippians 1 verse 6. I mean, ako'y panatag sa bagay na ito na ang mga na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. You know, all things at all things, even unbelief, are a part of God's plan. Tulad ng pinag-aralan natin, we should not be surprised. But God is not culpable for such evil, but He does remain perfectly sovereign over all things. Alam natin to, na itinalaga ng Panginoon ng iba sa katulad ng ating teksto sa unbelief. But however, not all those who presently deny Christ, we should bear this in mind, no? Not all who those presently deny Christ will persist in unbelief. Some may in fact come to Christ in Him in His own time. Only God knows who those will be and kung kailan sila tatalima or tatakbo sa ating Panginoong Hesukristo. And so we must preach the gospel. That's why we must preach the gospel to all, knowing that He will save His elect. Spend some time today praying to strengthen us, to give us strength, to strengthen us, to share the gospel with our friends and family. Because maybe this is just a momentary rejection of the message of Christ para sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. We must not stop. We must strive to bring them the message of salvation. And by this, we can test ourselves also that we are doing all the labors for Christ's ministry if we are doing it out of love for Christ. Dahil mahal natin ang Panginoon, Hesukristo, precious siya sa atin, ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa Kanya. That's our test for ourselves. And our labor will never be in vain. Our labor will never be in vain. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, 15 verse 58. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. God will bring vindication, the gospel that we preach in His second coming. In His second coming, patutunayan ng Panginoon na totoo ang ating ipinahayag na kaligtasan in His second coming. At patutunayan ng Panginoon na totoo ang sasapitin ng mga taong hindi mananampalataya sa Kanya in His second coming. Ngayon, sa ating mga kaibigan, sa iyo kaibigan, na hindi nananampalataya sa Panginoon, you know that you are on the side of those disobedient and unbelieving to the word of Christ. You're on the side who rejects Christ. You know, God Himself had appointed everlasting destruction to all those who stumble at the word and became disobedient, being disobedient. All those who continue in their infidelity or yung pagtataksil or yung contempt, paghahamak or pangungutya sa salita ng Panginoon, sa ebanghelyo ng Panginoon, are appointed to eternal destruction. And God from eternity knows who they are. And that's the bad news. Kilala ng Panginoon kung sino yung mga taong ito na nakatalaga para sa destruction. And now, the good news for you, my friends, that up until now, up to this moment, God is still calling His people for Himself in building His spiritual temple.
That's why the gospel of Christ is still being preached at until now in this place and in every church faithful to the word of Christ. Nawa, kaibigan, pag-isipan mo ito. Because He is still calling you to be part of His people. To repent of your sins. To repent of your sins and to put your trust on His Son, in His blood and righteousness, in the blood of Jesus Christ as a ransom for sins by His death on the cross. And put your faith in Him, in His perfect righteousness na kinakailangan mo sapagkat wala ka ng perpektong katuwiran na kinakailangan mo sa pagharap sa paghuhusga ng Diyos. The sin, Christ is the perfect sacrifice. He has the perfect righteousness because He is the sinless, spotless Lamb of God that can take away the sins of the world. And surely, Jesus can be trusted for His word. That's why He is the cornerstone. His word can be trusted. His word will never fail. Jesus can be trusted for His words in giving eternal life, and He will vindicate His words by His He vindicated His word by His resurrection. Pinatunayan niya ito sa kanyang muling pagkabuhay at muli niya itong patutunayan sa kanyang pagbabalik. From His death and His resurrection and His second coming, patutunayan niya ito that you must believe in Him to have eternal life. Now today is the day of salvation, my friend. And those who will call upon the name of the Lord will never be rejected and will be saved. Come to Jesus Christ right now and you will never be rejected and will not be disappointed. Do it now, my friend, hanggang may panahon ka pa. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, aming Diyos, kami po'y muling na nagpapasalamat sa iyo, o aming Diyos, sa pagpapahayag ng iyong salita. Maraming salamat sapagkat ang naririnig naming salita mo ay tunay na mapagkakatiwalaan. At ikaw mismo, o aming Diyos, na nagsalita, ay tunay na batong panulok ng iyong iglesia na kailanman ay hindi magdadala ng disappointment sa amin na tunay nga sa patungkol sa iyong promise sa iyong mga tao, na tunay nga ng iyong pinahayag na salita na dadalhin mo kami sa kalwalhatian, sa eternal life kasama mo upang mabuhay magpakailanman. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus.